Ito sir, magbabasa lang ako ng isang comment coming from one of our viewers. I think this is also reflective of the frustration of many Filipinos. Although naintindihan ko yung ano, yung nuances nung pinapaliwanag niyo, no. Naintindihan ko yan perfectly. Pero ito, hindi natin maiiwasan yung mga kababayan natin na mag-isip ng ganito. Sabi niya, hindi ba sa ganitong response natin na pinapabayaan natin ng mga Chino na gawin sa atin ito, eh tayo ang lumalabas na nagte-trespass sa West Philippine Sea. Kasi sila na yung nagde-dictate kung anong gagawin sa atin sa sarili nating teritoryo. Galing po yan kay Mark Anthony Durante. Actually, classmate ko ng high school yan. Pero mainit siya sa issue na to. Okay. I would agree with yung comment ng ano nung follower no o nung classmate mo. And si Mark. It's one of the problems natin na hindi, yun nga, sinabi ko, yung capabilities natin hindi sapat para para tapatan sila eh. Okay. So, hindi rin naman sa tingin ko viable yung aasa tayo agad sa ating mga kaalyado. Okay? Kasi doon din tayo tinitira eh, yung sinasabing kaya kayo ganyan dahil sumusunod kayo sa interest ng mga kaalyado nyo, in this case Amerika. So kailangan natin pakita na kaya natin tapatan yung ano nila, yung challenge na yon. Okay? Now, I think in previous discussion I mentioned about yung analogy ko, babalik ko na lang yung analogy about the basketball game. Okay? Hindi pwede tayong nagtatago sa bleacher eh. Kailangan lumabas tayo sa basketball court. Okay? And that means kung ano man yung limited resources natin, ibuhos na natin sa exclusive economic zone natin. Kasi right now, papitik-pitik lang tayo eh. Pupunta tayo ron, that gagawin yung mission, and uwi na. Okay? So, unless we match yung presence nila, or at least try to match it within the limits of our resources, doon tayo pupunta sa parang, ano, tayo na yung parang bumibisita ron sa ating sarili, exclusive economic zone. At sila yung may-ari. Yun nga eh. Parang ano yan eh, no? Yung meron tayong lupa, tayo may legal na karapatan doon, may titulo, pero hindi natin mapabakuran, no? Hindi natin mabisita, hindi natin mapatayuan ng bahay. So, merong squatter doon. At yun yung China. Tama ba? Isang analogy yan eh. That's a better analogy. Mayroon po may mga tao po doon sa property natin, hindi umaalis. Pag lumapit tayo, tapos mag-isa lang tayo, tataboy tayo. So, ang solusyon doon, magsama ka lang kasama mo para marami-rami kayo. Oo nga eh. So itong isa kasi na naiisip din ng iba 'to, no. Although isa rin, no. Isa rin sa mga options that comes to mind sa akin po personally. Marami namang mga allies na nagpapakita ng expressions of support lately, no. Actually, para mas dumarami. Ito nga recently Sweden nagsalita na rin, no, in support of the Philippines at saka dun sa rule of law, UK, the usual, New Zealand, Japan, US, UK. Hindi ba option sa ngayon yung dito sa mga resupply missions, magpa-escort tayo dun sa ilan sa mga kaalyado natin? Pwede yon, pwede naman. In theory, pwede yon. Now, ang depende na lang yan kung nasa desisyon natin mga Pinoy kung papayagan nila. Kasi so far, I think, nagkaroon na tayo ng dalawa, yung tinatawag nila cooperative maritime activities o parang joint operations sa dagat. Tsaka sa ating ipapawid. Okay? There was one with the United States, then another one with Australia. And this was only recent, fairly recent. So parang ini-start pa lang natin yung konsepto na to, ini-implement. Okay? Now, I presume that at some point it will gain traction, then magiging ano na, magiging madalas na yan at halos madalas nang pwedeng gawin. Okay? Makakatulong yun. Kumbaga, again, babalik ako sa analogy ng ano ng basketball. Kung medyo kulang tayo sa height sa ating professional leagues, nag-i-import tayo ng medyo mayroong matangkad na ating basketball player. So dito, ganun yung analogy natin. Mag-i-import tayo ng ating mga mas matatangkad na players in this case. Oo, kumbaga may konting import sa panandalian kasi kulang na kulang tayo sa resources. Ang ganda ng analogy nyo. Kasi nga rin po, iniisip ko ganito, no? For instance, ongoing naman yung modernization ng ating AFP, pati ng ating Philippine Coast Guard. Pero, I don't know kung
based on data, umabot na talaga tayo rin sa, laging luma yung concept na nagagamit ko ito kasi tumatak sa utak ko eh. Yung credible defense posture, yung tipong kaya mo man lang bigyan ng ano, bloody nose yung kalaban. Nandun na po ba tayo sa, ano, sa level na yon in the face of China? Medyo malayo-layo pa. Tsaka Christian, ano eh, when we talk of modernization kasi, pag, let's say, for example, binili mo ngayong araw. Yung binili mo na yun, makikita mo yon 3-4 years from now. Okay? So, yun ganun yung gestation period ng ating acquisition process. Eh. And lalo na kung sa Navy, barko, or even for sa Coast Guard. Okay? Now, isa pang problema, yung balik ko yung numbers game, ha, yung quantity issue. Kasi hindi, I don't think we can match yung acquisition sa acquisition tempo natin, kaya natin tapatan yung China in terms of paramihan ng barko. Okay? Even the US, yung US Navy, nahihirapan. Kasi I think I mentioned it in previous discussion, as early as 2015, nalampasan na actually ng PLA Navy yung US Navy in terms of numbers of combatant vessels. So even yung US Navy nahihirapan. That's why ang strategy niya ngayon is to work with other allies and partners para kumbaga reverse import yung nangyayari. Imbis na tayong dumepende sa kanila, dumedepende na rin sila sa atin para mapilapan yung gaps nila in terms of yung number of combatant vessels. So across the board may problema ganoon. Now, merong ibang possibility na ano, tingnan natin yung emerging technologies. Okay? So kung titingnan natin yung experience, ang lagi ko binibigay example yung Ukraine eh. Okay? Yung Ukraine. Ukraine has no navy. Kumbaga yung navy niya na neutralize ng Russia. But despite that, makita natin yung Ukraine Navy, napapalubog niya yung barko ng mga Russian Black Sea Fleet. Okay? Without a navy, anong ginagamit niya? Other types of technology. Missile technology at saka drone technology. Okay? Para ma-offset yung kanilang weakness, which is wala silang barko pantapat eh. So pwedeng tingnan din yun. Kasi ang ano rito, Christian, is ano eh, hindi naman tayo gano'ng kayaman na bansa. Okay? And nagko-compete yung ating mga, yung resource natin, nagko-compete sa other requirements. Education, health, public health, etc. So hindi naman pwede ibuhos natin sa defense lahat yung ating resources. So we need to be, kumbaga, smart in terms of buying equipment. Okay? So we look for cost-effective systems that will have maximum return with minimum resources. Okay. So understandable naman lahat 'yan, no? Actually, giving our current position, talagang hindi tayo aabot sa level na mamamatch natin yung China. Tama naman yun, di ba? In terms of number. Pero nga, balikan ko na konti yung pinag-uusapan po natin kanina, yung possibility of asking or tapping our allies to at least escort us during the resupply missions. I think ito kasi yung nawawala ron sa debate, no? Kasi alam natin, sinasabi ng mga Chinese propagandists, ngayon may mga nanonood dito, mga propagandista ng China, sinasabi, bakit yung papasukin yung mga allies? Dapat tayo lang nakikipaglaban sa sarili nating laban. Okay. Mga ano yan, no? Mga tapang-tapangan. Ang point ko naman, US, kunwari UK, Australia, hindi naman sila nag-land reclamation sa West Philippine Sea, di ba? Hindi naman sila bumuo ng artificial islands dyan at hindi naman sila yung nambubuli sa ating mga mangingista dyan. So, hindi sa tama na ikumpara yung ginagawa ng China doon sa iniisip nilang gagawin o interest nitong mga kaalyado natin. Well, especially when we're talking of the specific point of tapping them to escort us for resupply missions. Tama po ba? Yan kasi gusto ko linawin dyan eh. Okay, kasi ang objective ng Chinese propaganda at Chinese influence operations, number one, is paano nila bubuwagin yung alyansa natin with the United States. Okay, yun yung primary mission niya eh. Ng propaganda niya at influence operations. Pangalawa, yung other partners natin na pumapasok, Australia, Japan. So paano nila sisirain yung ano na yun? So makita nyo, yung messaging nila, yung kagaya nga ng sinabi mo, yung messaging nila is actually designed to discourage us
from tapping that potential resource. Okay? Hindi ibig sabihin na permanente mo sa de, tsaka, de, yung anak ng Diyos, hindi dapat nag-interview dahil alam lahat niya na eh. Oh, interview na gawin mo, alam mo na lahat eh. At you say, kumbaga, kumbaga, hindi mo pwedeng i-report si Duterte as if he has suddenly discovered the value of democratic exactly. Yes. Yan, pero ito nga pala, ang ganda lang sa... Hugot siya, may hugot. Yun niya, ang ganda na yan. Ang ganda ng pinunto nyo na yan, no? Pero ito, pag kinontent analysis natin yung initial reports, yung spot stories about what Duterte had been saying, yung yan, di ba? Sinasabi niya, wala na opposition, sa democracy dapat may chatter. Karamihan sa mga nabasa kong online stories, walang ganyang konteksto. Parang nilatag lang yung sinabi, di ba? Hindi pwede ganun. Hindi pwedeng ganon. So, we're failing to do our job if we did not provide the proper one. Wala talaga yung konteksto. Bakit ba nagdadadakdak si Duterte? Anong hugot niya? So, nanggagaling lahat yon doon sa pagkatanggal ng confidential funds. Fund, doon nag-umpisa. At tapos nag-umpisa na. At saka nung takutin, nagpumasok yung mga ICC prosecutors. Dito. Correct. Oo, yun. Papasok na eh. Oo, papasok na. At saka nangyari yan, umpisa pa lang nangyari na nung pinapasok ni ano ni presidente ang mga Amerikano at saka yung laban sa China, lahat ng ano na, lahat yung EDCA, ng EDCA. Oo, yung EDCA. Oo, yan. Nagkasama-sama. Kasi kumbaga parang si Duterte hindi naman ano eh. Hindi naman masyadong tanga yan eh. Nararamdaman niya rin yung mga yan. No. Hindi naman pala masyadong... konting ano no? Hindi masyadong ano? Yung masyadong tanga. Ano ba yung magkaka-report? Hindi, ito lang ha. Explain natin sa mga nanonood. Para ano rin to, opportunity para siguro kahit pa paano may matutunan sa pinag-uusapan natin. Hindi to journalism talk lang eh. Kasi talaga apektado rito yung bigger public, no? Yung pinag-uusapan yes. po namin dito, yung paano ba binabalita? O ini-storify, quote-unquote, yung mga sinabi kunwari ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ano ba yung value nun? Unang-una, dating Pangulo nagsalita, that can be considered a value. Pero more than that, ano ba yung sinabi? Kaso karamihan po sa mga lumalabas sa balita, pag sinulat, kung ano lang yung sinabi, walang paliwanag, ano ba yung hugot nun? Ang tanong ko, baka naman ang reason dyan ng ibang mga reporter, eh nagmamadali kami, meron pa kami ibang sinusulat, tapos diba sa story kailangan may talking head. Eh sino na naman magsasabi sa amin na kaya naman niya ginagawa yan kasi dahil sa EDCA o dahil kasi tinanggal yung ano. Yung the usual need to find a talking head, is that an excuse not to put proper context sa story? Yun po yung tanong ko. Ang periodista walang excusa pag nagkamali. Ang periodista walang excusa pag nagkamali. Hindi mo pwedeng excuse na marami kang ginagawa. Hindi mo reason na, uy, hindi ko narinig yan ah. Hindi excusa na, hindi ko alam yan ah. Walang excusa ang periodista. Ha? Oh. Pagka ikaw nagkamali, wala kang gagawin kundi aminin at idiretso yung mali mo. Ganun ang periodista. At ang editor naman, dapat sabihin sa periodista yan, na ikaw nagkamali ka. Ngayon, idiretso mo yan. Yun ang walang ano, walang excusa. Kaya mahirap itong profesyon na to. Hindi ko malang ba't nadadalian si Nabadoy at saka si Naselis eh. Napakahirap nito. No? Hindi naman kailangan, araw, alam sir, mo nangyayari. Hindi naman kagaya nung araw na maghahanap ka sa mga index card at saka sa mga folder ng background. Ngayon, mag-type ka na lang sa Google, meron ka ng context. Libre lang po ang context at background. Napakadali eh. Kung talagang gusto mo lang gamitin, dali. Oo nga, totoo yan eh. Alam nyo ba, ito kausapin natin yung mga nanonood. No? Yan po yung problema pag yung reporter, either tanga, o syunga, ay, o tamad, o tanga, o both. Sorry ah, kasi minsan nangyayari yan eh, di ba? Yung mga ganyang ka-serious na mga issues, pag hindi mo nalagyan ng konteksto, out of laziness or idiocy, kumakalat eh. Di ba parang yung sinasabi niya last week, Sir Berhel, yung merong video si Harry Roque, umaapila sa atin, sa media. Oo, sa atin. To rally behind SMNI. Sabi ko nga, kasama ba ako doon? Parang ayoko naman yata.
Diba sabi niyo video nagsasalita and that was it, 'di ba? As is. Oo. Wala man lang nagtanong. Yun. Hindi ko nga maintindihan eh. Kaya pero alam mo, matagal na 'yan. Alam mo, I don't know kung hangover pa ito nung araw. Kasi nung panahon ni Duterte, timid na timid talaga ang media. Eh. Tapos ngayon, iba naman ngayon. Ang tingin ko, hindi natatakot ngayon. Pero, dahil hindi alam ang nangyayari o hindi alam ang gagawin.